Magandang umaga mga ka-YouTube and welcome to my YouTube channel Ellie Ellie Mothers Dough. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng double cage with grass feeder. So ganito yung magiging itsura niya. Ganyan. So ang kailangan lang natin dito ay 1x1 na 3 feet by 10 feet para sakto lang sa ating gagawin cage. And then bili lang din kayo ng 1.5x1.5 na 3x2 feet lang. Yun, tamang-tama na yun para sa ating gagawin cage. Una nating gagawin, kailangan nating ilatag yung binili nating 10 feet na 1x1. So yan, hahatiin lang natin yan sa gitna na 5 feet. So yan, hinati ko na siya kanina. So 5 feet na to. Yan. Itong 5 feet na to, gagawin natin sidings. Yung sidings na yan, hahatiin pa natin dito. Yan. And then itong matitira, para naman ito sa bubong at saka sa bubong na may grass feeder and sa divider po niya. So yan. Hati-hatiin muna natin. Sa paghati po pala, pag hinati nyo po, hati nyo sa ganito para mayroon po tayong pang pangsabit mamaya sa pang flooring nya. Ganun din sa kabila. Kaya sa side din po nya, pwedeng pang ano, pangsabit para hindi masyadong ano. And then, pag bumibili pala kayo guys, pagka nagbili kayo, sabi nyo sa pinagbilan ninyo, mag-extra kayo ng 2 inch. Ito, 1, 2, o kaya 1 inch lang kasi hahatiin natin siya sa 2 yung ating 10 feet. And then, itong ano, nahati nating 5 feet na to, hahatiin pa natin sa gitna dahil gagawin nating sidings. Parang dito po siya. Dito. 5 feet kasi 3 feet po to. And then, 2 feet naman po to. So, magbibend lang tayo mamaya para sa ating sidings. Cut ko muna. Sa ating pagkat po dito sa ating nakat na 5 feet, ang ikakat po natin is nasa ano lang po, 17 inches lang. Ito lang. Para sa ating taas po ng ating sidings. Ayan. Cut ko po muna. Ito guys, nakat ko na siya. Ibibend ko na lang para matanggal. So sa pagkakat guys, dito sa ating 5 feet, ikakat po natin siya sa gitna. So, 17 inches po doon. Ito po yung hati niya. Ito po. Bibend na po natin siya. Ayan. Ayan. Ito na po yung isang sidings natin. So, yung natitirang ano, 1.5. Meron pa siyang matitirang 1 inch dito kasi nasa 18 inches kasi to. Yung kailangan lang natin is 17 inches. So tatanggalin pa rin po natin dito. So sa pagkakat guys, ganun pa rin. Imaitira kayo dito dapat para sa ating pagbebend mamaya dito, para sa ating pagdudugtong ng mga wire natin. Ayan. So kinat ko na rin siya. Tatanggalin lang natin siya dito. Ganun lang din. Ito guys, yung natitirang 5 feet, nahati ko na siya sa ano, 2 feet by 56 inches para sa ating bubong. Ito na yung sukat ng ating ano, bubong with grass feeder. So tatabi na natin. Itong natitirang to guys, huwag nang itatapon kasi divider natin to at saka ano, bubong natin. Isukat nga lang yung butas dito sa ating natitirang mga wire. Tamang-tama na to kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 inches na to. So marami pa. So ang gagawin naman natin yung ating divider. Yung ating divider is ganito. Ito. Dito.
So yung breastfeeder natin nandun. So yung ating divider is nasa ano lang, nasa 9 inches lang, 2 feet by 9 inches lang yung ating kukunin dun. So eto, paano yung pagkat naman nun? Mag ano ka dito ng 2 feet dito sa pahaba, 2 feet by 9 inches. So 11 to guys, no? 11. So magkakat pa tayo ng dalawa dito kasi nga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So may matitirang 2 inches. Eto, dito tayo magkakat. Tapos magsusukat ka naman dito ng 2 feet. Yan. So kakat ko muna siya. Eto na yun guys, yung ating tatanggaling ano, divider. Ayan. Divider. Oops, natanggal. Ito ating divider. Yan, yung ating divider is nasa ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 inches by 2 feet. Yan, ito na ating divider, tabi muna natin. So yung mga natitirang, ito pa yung ano, natitira. Hindi yan masasayang kasi gagawin natin yung bubong pa rin. So gumawa ako ng ating bubong na 11 inches by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inches dito. Tapos dito naman is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 11 by 16 inches. So yung magagawa natin sa natitira is dalawa. Yun, cut nyo lang siya. Yan. So may isa na tayong bubong dito at dalawang bubong. So sa ating 10 feet na nabili, konti lang yung nasayang. Ito lang yung nasayang guys, oh. Ito yung nasayang natin sa 10 feet na nabili. Ito yung 1 by 1, 3 feet by 10 feet. So, ito, hindi nyo pa rin, kung gusto nyo itapon, okay lang. Pero, pwedeng gawin to para sa ating, ano, kit saver. Kit saver natin. Yan. Pwedeng ilagay para sa kit saver. Pagka nanganak yung dough ninyo, pwede nyo siyang, ano, ilagay. Para hindi mahulog yung mga babies niya pagka nabuntis na. So, yun, pagdudugtong-dugtongin na natin siya. Pero bago yun, papakita ko muna yung ating mga na-cut para sa summary. Ito na guys, yung ating nahati-hati. So, meron tayo dalawang sidings dito. Yun nga, nasa 17 inches by 5 feet. Dalawa yan. Ayan. And then, meron na rin tayong bubong dito na wheat grass feeder, and then meron din tayong dalawang pintuan na dito and isang divider. So after nito, tagpi-tagpin na natin siya. At yung 10 feet, ito na yung kabuuan ng 10 feet na nabili natin, at ito lang yung nasayang. Pero hindi yan masasayang kasi lalagay natin para sa ano, sidings, para sa kit saver natin. And then, yun, start na natin pagdugtudugtungin. Para sa ating sidings, kailangan nating i-bend yung ating wire. So, gagamit lang tayo ng isang 2x2. And then, pangpukpok. So, yung i-bend natin is nasa 2 feet lang. 2 feet. Guys, sa pagdugtong natin, magagamit natin yung ating pinatang.
ito yung pangdudugtong natin dito sa pang-flooring natin sa ibaba. So, dugtong na natin hanggang sa matapos natin. At sa kabilang sides naman ng ating sidings. Yung patusok dito ng wire, gagamit tayo ng cable ties. Guys, ito na yung kabuuan. Nailagay ko na yung dalawang sidings niya at saka nalagyan ko rin siya ng cable ties kasi ano, wala siya masyadong ganito. Kasi diretsong ano lang siya ganito. Diretsong ganito lang. Walang ganito. So, yun. Napag-square na natin siya. Ang isusunod nating ilalagay is yung divider niya. Eto. Eto yung divider niya. Yan. So, yung size nitong divider is nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 inches to 2 feet. So, lalagay natin siya dito sa gitna. Yung sukat pala is nasa 18 inches lang. So, magbibilang tayo ng 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, yung pang 18, doon natin ilalagay. Ganito lang siya, guys. Yan. Hindi siya hanggang dito dahil dito yung paglalagyan ng ating grass feeder. Dito. Yan, grass feeder natin. So, lagay ko muna tong nasa divider natin. Guys, sa gilid na lagyan ko na. Pero dito sa ibaba, ang ginawa ko na lang, hindi ko siya inikot para hindi sayang sa oras. Kung may cable ties naman kayo, pwede naman cable ties lahat para mas mabilis yung trabaho ninyo. Pero sa akin kasi halos wala akong cable ties ngayon, kaya ang ginagawa ko is yung mga sobrang wire iniikot ko na lang. So, eto guys, ginaganito ko na lang siya para ano, mabilis kasi mahirap siyang ilagay dito sa may iikot-ikot pa dito sa may ano. So, tatapusin ko lang to, papakita ko na kung paano yung paglagay ng ating bubong. Eto na, tapos na ang ating sidings at saka yung ating divider. Yan. Okay naman yung pagkakalagay natin. Yan. So, isusunod na natin yung kanyang bubong. So, yung bubong, kailangan muna nating i-bend siya. Kasi hindi natin na-bend kanina. Yan. Ito yung bubong. Ito yung huling part. So, i-bend na natin siya. Mag-bend tayo dito ng 16 inches. Yung 16 inches na guys. So, ganito siya. Ang pagbibend natin is pag ganito. Yan. Pag ganyan pa rin. Kunin pa rin natin yung ano, yung pang-bend natin. Yung palakol at saka yung dos por dos. Para mabilis. Ito yung unang bubong. So, magka-count tayo dito ng mga nasa 8. 8 inches. 1. Yan. Ito yung yupi. Ito yung yupi. Tapos, dito na tayo mag-start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yan. Yupi na naman natin dito na pag ganito naman yung yupi. Yan. Dito. Ito. 8 inches dito. Magka-count naman tayo ng 4 inches dito. 1, 2, 3, 4.
pagkakaman ng 4 inches, bend po na naman siya pag ganito. Pataas. Grass feeder is 8 inches ulit dito. Bibilang ulit tayo ng 8 inches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito yung 8. Bend ulit natin. Pag ganito. Yan. Ating bubong na wheat grass feeder. Ayan. Ganito yung magiging itsura niya. Ayan, ganyan siya, guys. Ayan. So, lalagyan ulit natin dito ng cable ties at saka o kung wala kang cable ties, eh, lalagyan natin, ipapaikot lang natin yung mga sobrang mga wire dito na kinat natin. So, ganun ulit. Bali, ilalagay ko muna para yung finished product is makita nyo mamaya. Pero after nito, lalagyan pa natin ng butas dito. Hi guys, ito na siya. So, meron tayong ano, 1, 2, 3, 4 na sobra. Cut na lang natin siya. Naabutan na rin ako ng gabi dahil sa may mga ginawa din ako. Nag-aatid sundo kasi ako sa SM. So, yan, kakat ko muna siya. Natapos ko ng pagdugtong sa gilid na dalawa, tatlo, tatlong gilid. So, ikakat ko muna tapos pagdudugtongin ko na lang ulit. Balikan ko kayo, guys. Ito, guys. So, nakat ko na siya. Pwede nyo namang hindi na ikat to, tapos i-bend nyo na lang, tapos i-dugtong nyo na lang. Pero pwede nyo ring tanggalin to para maging kit saver natin. Natapos ko na rin pagdugtongin ang sidings, top. Ang huli na lang natin dito is dito sa may gitna. So hindi talaga natin siya kayang UPN para sa mga ganito. Kaya ang gagamitin natin is cable ties talaga. So, balikan ko na lang pagkatapos ng cable ties. Kaya kailangan nang gumawa ng cage kasi nag-away na yung magkapatid. So guys, na-cut ko na siya. Tanggalin na natin. Itong natanggalan natin, huwag nyo siyang itatapon pa rin kasi pwede pa rin natin siyang ilagay dito sa pang kit saver natin. Sayang naman para ano, walang masayang na binili natin sa ano, bilihan. So, eto naman yung ating door, pintuan, try natin ilagay. Ayan, saktong-sakto lang siya. Tamang-tama. So, yung paglagay dito is cable ties pa rin para ano, tipid-tipid tayo. Tsaka maganda naman siya. And yung mga sumobra dito na ano, like ito. Iyuyupin nyo na lang na pag-anon na lang papunta sa ibaba. Para hindi masaktan yung rabbit pagkakukuha ninyo at tsaka pagkailalagay ninyo dito. Ayan. Tapos na natin sa may mga panggilid na nilagyan. So, yung sobra dito, guys, na ginupit natin, ilalagay na natin siya dito sa may ano, ibaba. Dito. Para ito yung magsisilbing kit saver. Kapag nanganak kasi yung dough natin, yan, hindi siya susot dito. Unlike dito kasi, one by one kasi siya. So, pwedeng lumusot dito yung baby niya pagka nanganak. So, for safety na lang, lagyan nyo na lang siya ng kit saver. Pero kung yung rabbit ninyo is buck naman o lalaki, kahit wag nyo na lang lagyan ng ganito. Para sa mga cage lang ng mga babae para iwas hassle din sa inyo.
Yun, so, mamaya, update ko kayo. Ito yung mga, ano pala, mga sobra pa. So, ganun din, ilalagay ko pa rin dito sa mga gilid-gilid para hindi sayang. So, mamaya, pagka nailagay ko na lahat to, update ko kayo kung paano yung sa bubong. Yan. Nailagay ko na rin. Ay, nabutasan ko na rin pala. And, nayupi-yupi ko na rin yung mga ano. Mga kailangan iyupi para hindi masugat in case nakukunin si rabbit natin. Ayan. So, update ko na lang kayo mamaya. Ito guys, natapos ko na yung pang kit saver natin dito. Nilagay ko na rin yung mga rabbits natin. Ayan. And then, dito pala sa ating grass feeder. Mahihirapan silang pagkuha ng pagkain dito. Kaya, ang gagawin natin dito is lalagyan natin ng mga 2 inches na butas, tapos 2 inches na lagpas, tapos 2 inches na butas. So, gagawin natin yon at ganito yung kalalabasan niya. Ganito. Para hindi sila mahirapan magkuha ng pagkain nila na damo. So, ganun lang guys. Madali lang ang paggawa ng ating double cage with grass feeder para sa ating mga rabbits. Yan. Yan. Thank you for watching and please like the video. Thank you so much and don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa aming mga videos. And thank you. God bless.